mabuti ang iyong sarili. Kung minamahal ninyo ako, susundin ninyo ang aking mga utos. Ang utos ko ay magaan. Ako ay suma sa inyo. Lubos kayong magtiwala. Good morning, mga kapatid. Tayo ba'y karapat-dapat? Sabi ng Panginoong Jesus, pagbaba ako pa sa lupa, may dadatnan akong sumasampalataya. Meron. Meron, meron. Tayo. Tayo ang nalabi. Pero kinakailangan, maabot natin ang kriteriya. Ang pagpapakalinis. Pumasok ba sa puso't kaisipan niyo yun? Pumapasok na ba yun na maging tapat ka na, magpakabanal-banal ka na, maging sanctified ka na sa Diyos? Kasi anytime, bababa ang Panginoong Jesus. Eh, minsan lang to. Pag naiwan ka, naiwan ka na eh. So, ang chance natin, rapture. At kung tayo patuloy na magiging malinis at dadat ng malinis, doon lang tayo mararapture, bagong nilalang. Wala na'y luma. Meron kasi dito ang kaso sa Biblia na merong isang may ketong eh. Sa Matthew 8:2-3. Narito, lumapit sa kanya ang isang ketongin. At siya'y sinamba na nagsasabi, Panginoon, kung ibig mo ay maaaring malinis mo ako. At inunat niya ang kanyang kamay at siya'y hinipo na nagsasabi, ibig ko luminis ka. At pagdakay nalinis ang kanyang ketong. So yung desire ng Panginoong Jesus na maging banal tayo, kailangan desire mo rin. Yung kalooban ng Diyos sa langit, kalooban mo rin dito sa lupa. Nasa lupa tayo eh. So kung ang desire mo, pakabanal-banal, magpakalinis, lilinisin ka ng Diyos. Sa lahat ng karumihan. Alam nyo, you have to pay the price eh. Halimbawa, magpapalinis ka ng, ano, ng carburetor, papatune up ka sa mga technician, mga 190 to 200 ang bayad doon. Halimbawa, magpapalinis ka naman ng ipin, kasi ang bunot ngayon, 300 yata eh. Pero yung palinis, mas mahal yun eh. Lalo na kung medyo yung nasa building siya na nasa third floor, second floor, tapos malakas ang aircon, pinakamababa, mga 500 sa mga exclusive dental clinic. O isa Diyos, magpapalinis ka, sabi nito, linisin mo ko eh. Ayan sabi ng Diyos, sige, gusto ko maging malinis ka rin. Pero we have to pay the price. Kailangan, gusto mong maging malinis. At pag gusto mo maging malinis, eh kinakailangan sumunod ka sa lahat ng kalooban ng Diyos. Sabi ng message eh, kung iniibig niyo ko, susunod kayo sa lahat ng kalooban ko. So magiging malinis ka ngayon. Nasa 2 Timothy 3:12. Ito sabi, oo at lahat ng ibig mabuhay ng may kabanalan kay Kristo Jesus, magbabata ng pag-uusig. So, yun ang babayaran mo eh. Magiging matiisin ka, matiyagain ka, mapagpagal ka, mapagmahal ka. Lahat ng bunga ng Espiritu kikilo sa iyo. So, gaganapin mo lahat to. Yun ang presyo eh. Kasi ang ibibigay naman sa iyo ng Diyos, yung tunay na buhay eh. Yung buhay na walang hanggan sa bagong langit at bagong lupa. Kasi yung buhay dito sa lupang ito, susunugin to eh. Aabot ka lang ng 70 years old, kung malakas-lakas, 80. Kung ima-maximize ng Diyos, 120. Eh, walang kakwenta-kwenta buhay dito, may sakit eh. Ang dami mo pera, sige, may sakit ka. Ang sakit mo, diabetes, high blood. Wala kang makakain masarap. Pero ang dami mong pera, you can buy many foods, pero hindi ka makakakain. Pag kumain ka, mamamatay ka eh. Asan ang dami ng pera mo? Eh, di mas maganda na tayo dito. Sapat-sapat lang ang pera, pero nakakakain naman ang gusto natin kainin. Diba? So, ang gusto ng Panginoon sa atin, yung una muna, yung kabanalan. Kasi idadagdag niya lahat eh. Seek ye first the kingdom of God and His right, and everything else shall be added. So, idadagdag yun eh. Yun ang pagpapala. Ang pagpapala, buhay na walang hanggan eh. At yung maintenance ng buhay sa lupa. Kasi ito, temporary nga ito eh. Temporal eh. Nakakita na ba kayo ng
permanente rito? Kung yung mga pre-need ng business nga, nagbabaksakan yung pro-life, at dami, yung, di ba, asa mo sinasabi nilang security sa college plan? Sila lang ngayon na magbabayad ng tuition fee? Wala, walang secure dito sa lupa. Ang security dito, nasa Diyos pa. Kasi hindi nagagalaw ang Diyos eh. Kasi nga, yayanigin niya langit at lupa, yung bahay niya, hindi mayayanig eh. Yun lang ang hindi mayayanig eh. Susunugin ang lahat ng bagay eh, para saan lahat ng ihahanda mo dito. So ang pagtutuunan natin ng pansin, hindi yung buhay dito. Yung buhay na susunod. Yung walang hanggang buhay. Sa new heaven and new earth. Gugunawin to eh. So what's the use ng lahat ng iyan? Ang pinaka-importante, datnan tayong malinis na sumasampalataya. Titira ka dun eh. Forever and ever yun. Napakasarap dun. Walang magtatrabaho dun. Wala na mapapagod dun eh. Wala na rin matutulog eh. Walang tulugan doon, walang paguran, walang trabaho, walang sumpa. Wala na manganganak doon, wala na maglilinis. Puro sarap. Eh dito sa lupa, kahit ang dami mo pera, ang daming hirap eh. Pero alam nyo, kahit napakahirap dito sa lupa, mapagmahal ng Diyos atin. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Ako, sample lang ako eh. Alam nyo, itong paakon doon, nung masira ito, nagkaroon ako ng severe patellar arthritis na kailangan operahan. Pumunta kami sa Medical City nung gagamitin yung intelligent ni Peter. 220,000. E di tigil kami. Wala akong ginawa sa Panginoon, kundi manalangin ng manalangin ng manalangin. Alam nyo, tinugon ng Diyos. Sa March 8, ooperahan na ako. Sinuplayan kami ng Panginoon ng supply ng pera, ng support. Kaya malalagyan na ito ng titanium. Tinignan ko nga, bilog. 44,000 na yun, ganito lang kahaba, bilog. Tapos 2 tornilyo. Meron palang computer machine na ginagabi doon, isasaksak sa tuhod ko, sa gitna ng buto, tapos 2 tornilyo. So makakalakad na ako ng okay. O, ibig sabihin, dinidinig ng Diyos sa panalangin natin kasi matuwid tayo eh. Tandaan nyo to, lahat ng panalangin na hinihingi natin sa Diyos, basta sumusunod tayo, ibibigay lahat. Tandaan nyo yan. Nasa Matthew 21:22 yan eh. At ang lahat ng mga bagay na inyong hihingin sa panalangin na may pananampalataya ay inyong tatanggipin. Panalangin ka ng panalangin na may pananampalataya, na may pagsunod sa kalooban ng Diyos, lahat ng kalooban ng Diyos ibibigay. Alam nyo, meron pa akong dalawang big time na ipinagpe-pray na hindi pa nangyayari. Halos lahat na nanginihingi ko sa Panginoon, patungkol sa inyo, patungkol sa akin, sa pamilya ko, dinidinig niya talaga. Yung lang CR na yon, di ba nung araw, akala mo yun eh, barandilya ng punta ka ng si India eh, parang barong-barong ng India. Eh be, ngayon pagpunta ka, parang CR na ng ano ba? Masarap na umihik. Maganda na, di ba? O, padala ng Panginoon yun sa giving of the best. O, pray ako ng pray dun, Panginoon. Sana naman makaihi ang kapatid, maayos-ayos na ihian. Ihian namin eh, parang squatter. O, tinugon. O, pagkatapos, ito na. Sunod-sunod na yan, mga kapatid. Ang gagawin lang natin, sumunod lang sa utos. At lahat ng bagay ibibigay. Sabi sa 1 John 3:22. At anumang ating hingin ay tatanggapin natin sa Kanya sapagkat tinutupad natin ang Kanyang mga utos na bagay na nakakalugod sa Kanyang paningin. So, yung pagpapakalinis, kasi yun ang pagpapakabanal eh, lilinisin tayo ng salita. Kaya habang sinusunod mo salita, nalilinis tayo. Nawawala lahat ng karumihan natin kung tayo mapagsisi. Sa 1 John 1:8-9. Ang nais ng Diyos, lagi kang nagsisisi. Ibig sabihin, nagbabago ka ng isip lagi. Nasusundin mo na siya, hindi na yung gusto mo. Yun ang pagbabago ng isip, yun yung hindi pag-ayon sa takbo ng sanlibutan. Ito sabi, kung lagi tayo nagsisisi at gusto na nating magpakabanal at ipahayag natin yung mga pagkukulang, kasalanan natin sa Diyos, patatawarin tayo, tapos lilinisin tayo sa lahat. Kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuhan. So siya maglilinis eh. Siya gagawa eh. Nasa Ezekiel 36:25.
at ako'y magwiwisik ng malinis na tubig sa inyo. Ano ba yung malinis na tubig? Ang salita ng Diyos. At kayo'y magiging malinis sa buo ninyong karumihan at sa lahat ninyong mga Diyos-Diyosan, lilinisin ko kayo. Yung lahat ng Diyos-Diyosan, ibig sabihin, ipinapalit mo yon sa Diyos. Anything, halimbawa, tatay mo, nanay mo, asawa mo, anak mo, trabaho, bahay, lupa, anything, ipinalit mo sa Diyos, Diyos-Diyosan yun. So, hindi na daw lilinisin na tayo ng Diyos doon. Siya na lang ang Diyos natin talaga. At ito pa kasunod, bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso. So, bagong pagkatao, bagong buhay. Yung puso kasi, yun ang buhay eh. Doon dumadalo yung buhay sa puso. Papalitan tayo ng bagong buhay. At lalagyan ko ang loob ninyo ng bagong diwa, yung pinasiglang espiritu. Reborn spirit, renewed spirit. Hindi yung dating spirit mo na masama. At aking aalisin ang batong puso sa inyong katawan. So yung dating pagkatao natin, yung buhay natin, yung puso na yan na dati na bato, aalisin yan. At aking bibigyan kayo ng pusong laman. So ibang isang buhay na sensitibo, meaningful. At aking ilalagay ang aking espiritu sa loob nyo. So titira ang Holy Spirit sa loob natin. At palalakarin ko kayo, siya magpapalakad ng ayon sa aking mga palatuntunan at yung iingatan at ang aking mga kahutulan ay inyong isasagawa. So Diyos ang gagawa, siya magpapalakad. Kailangan lang maging malinis tayo. Gusto natin. Kita mo yung may getong, Panginoon, gusto ko po luminis. Sige, gusto ko rin. So, gusto ng Diyos yun eh. Gagawin ng Diyos yun. Walang hindi gagawin ng Diyos sa atin. It is the will of God that we shall be holy and live a holy life. So, He will do it if we want and desire to be holy. He set us free from evil to be holy. Sabi sa Leviticus 11:45. Sapagkat ako ang Panginoon na nagsampa sa inyo mula sa lupain ng Ehipto, upang ako'y inyong maging Diyos, kayo ngay magpakabanal-banal sapagkat ako'y banal. So ang banal kasi, ang utos, ang salita ng Diyos, yan ang banal eh. Yan ang mabuti't matuwid. So kung sinusunod natin yan, mababanal tayo. Yan ang magpapabanal sa atin si Kristo, salita ng Diyos. Yung pagsunod sa salita ng Diyos. Kaya yun ang pagiging alagad eh. Pag alagad ka, sumusunod ka sa lahat ng inuutos ng Panginoon. Gagawin tayong alagad, sabi sa Matthew. Dahil dito'y magsiyaon nga kayo, ang sinasabihan dito, mga apostol eh. Kaya kapag ang isang iglesia walang apostol, sino gagawa ng pag-alagad? E inuutos to sa mga apostol. Kaya ang iglesia walang apostol, hindi tunay na iglesia ang itinayo ng Diyos yun. Ang tawag doon, kongregasyon, society, kooperatiba. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin. Turuang ganapin. Hindi namin kayo pupuwersahin. Hindi tayo pupuwersahin ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, malayang pagpapasya, malayang pagsunod. Bukal sa kalooban mo, malinis. Kaya sabi ng message, bukal na ba sa puso natin ang pagsunod? Sumusunod na ba talaga tayo? Naituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng bagay na inutos ko sa inyo. So lahat ng utos ng Panginoong Jesus, kailangan ganapin mo, panampalataya mo, gawin mo ang tawag sa iyo, perfect. Kapag ang puso mo, ang isip mo ay talagang gusto sundin lahat ng utos ni Kristo, perfect ang tawag sa iyo. Hindi, kahit nakuulang ka pa, kahit nagkakasala ka, nakasulat sa James 3:2 yun eh. At narito ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. So matatapos itong sanlibutan ito, pero ang Panginoong Jesus hindi matatapos. Kasama natin lagi. Tapos pagdating doon sa new heaven and new earth, meron ka doon kwarto. Sabi nga ni Brother Manny, ano lang yun, opinion niya lang to ha. Sabi niya, maluluma ang Malacanang, isang kwarto lang doon, isang buong Malacanang. Pero yun, aalog-alog doon sa isang kwarto, pero hindi malungkot doon eh, puro kasiyahan. Wala tayong gagawin doon kundi maglaro, magsaya, tumawa, magala, luwalhatiin ng Diyos, ang bahay ng Diyos. At the rest, hindi na natin alam. Hindi kasi pumasok sa puso't isip eh.
ng tao yung inihanda eh. 1 Timothy 2:9. 1 Corinthians pala. Dadapwat gaya ng nasusulat ang mga bagay na hindi nakita ng mata at hindi narinig ng tainga ni hindi pumasok sa puso ng tao anumang mga bagay na inihanda ng Diyos sa kanila na nagsisiibig sa kanila. So this is full of surprises. Napakatindi nito. Yung makakita ka nga lang nung sa langit na nagpupudo ang iba-ibang ulay ng mga fireworks eh. Ang ganda-ganda na, di ba? Eh, ano pa kaya yung mga surprise na ilalagay ng Diyos sa atin doon? Eh, hindi nga pumasok sa isip eh. Hindi tayo pwede mag-isip. Hindi rin pumasok sa puso. Hindi rin natin pwede pusuan. Hindi pumasok. Hindi nakita ng mata. So, that is secret. Yan ang, ano eh, sikreto ng Diyos na kaluwalhatian ng Diyos. Sabi sa Proverbs 25:2. Kaluwalhatian nga ng Diyos na maglihim ng isang bagay. Ngunit ang kaluwalhatian ng hari mag-usisa ng isang bagay. So it's the glory of God na gumawa siya ng sikreto. Yung rapture nga sikreto, di ba? Ni hindi alam ni Kristo eh. Sikreto eh. Kasi siya yung pinakadakilan Diyos, siya yung pinakamataas ng Diyos eh. Sabi sa Matthew 24:36. Ngunit tungkol sa araw at oras na yaon, walang nakakaalam kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang ama lamang. So yan ang word of God. Kaluwalhatian ng ama na itago niya ang sikreto. Talagang sikreto. Pati siyang Panginoong Jesus, ano eh, excited na. Kaya wala siyang tigil ng copy pray sa taas eh. Kaya tayo, pray ng pray sa lupa, pray din ng pray siya doon sa taas. Eh kalulugda ng ama ang anak. Kasi yung prayer natin, kaya binigyan tayo ng gift of tongues, sigurado yung prayer na yun eh. Yung gusto mo, ibihingin mo sa Panginoon, ayon sa kalooban niya, tapos nagpe-pray in tongues ka, aakyat yun. Pag aakyat, no, pupunta sa Panginoong Jesus yun, idudulog niya sa Ama. Kasi siya yung high priest eh. Nasa Hebrews 8 yan eh. Ngayon, ang Ama naman, nalulugod siya anak, siguradong didinggin. Kaya, yung kapangyarihan ng gift of tongues, huwag niyong kalilimutan yun. Napakayamang, ano nun, kaloob. Na yun ang magpapatibay sa atin at magkahanda sa atin sa kabanalan pagdating ni Kristo. Basahin ko yun sa Hebrews 8, ha? Kung paano nag-o-offering doon ang Panginoong Jesus sa langit. Ang kinauuwian nga ng mga bagay na aming sinasabi ito, mayroon tayong isang dakilang saserdote na nakaupo sa kanan ng luklukan ng karangalan sa mga langit. Mga langit, yung third heaven na yun. Kasi dadaan pa sa first, second, and third, doon nakatira eh. Dalawa pa lang ang nandun, ang Ama at si Kristo. Wala pang ibang nandun doon, ha? Sa ano pa yun? Sa last judgment pa magaganap yung lahat. Ministro sa santuario at sa tunay na tabernakulo na itinayo ng Panginoon, hindi ng tao. Kasi nung araw, nung tawagin si Moses, pinagtayo ng Ama si Moses ng replika doon sa langit ng santuario. Yung Ark of the Covenant, nandun. Sa langit, makikita natin doon. Doon naghahain sa mercy seat na yun si Kristo. Sapagkat ang bawat dakilang saserdote inilagay upang maghandog ng mga kaloob at ng mga hain naman, sa ganito'y kinakailangan din naman siya magkaroon ng anumang ihahandog. So bilang high priest, kailangan maghandog siya. Ang pwede niyang ihandog, yung mga prayers at worship natin. Kaya pag tayo nagwa-worship, may sikay na glory. Nandito Panginoong Jesus at saka mga anghel, nagwa-worship kasama natin. Kasi naghahain siya doon ng pagsambat panalangin ng mga banal eh. Kaya nga umaakyat yung tongues of fire, kung natatandaan nyo noon, nung bumaba yung tongues of fire sa Pentecost, di ba? Tongues of fire yun eh. Yun yung kapangyarihan na mag-aalap sa Espiritu Santo, yung tongues of fire eh. Yun yung panalangin sa Espiritu eh, na kailangan ganapin eh. Sa 1 Corinthians 14, ang magbawal sa tongues, parurusahan ng Diyos. Pero may mga pastor, nagbabawal yan eh. Pinagbabawal ang gift of tongues na napaka-importante at napakahalaga. Basahin ko sa inyo ha. 1 Corinthians 14:39. Kaya nga mga kapatid ko, maningas na pagkanasain ninyong mga panghula
At huwag ninyong ipagbawal ang pagsasalita sa iba't ibang wika. Ay, ba't may nagbabawal? Hindi niya nabasa ito. Nabasa man niya ito, ay naman niya sundin. Kasi mananalangin ka sa espiritu at saka sa isip eh. Sabi sa 1 Corinthians 14:15. Ano nga ito? Mananalangin ako sa espiritu at mananalangin din naman ako sa pag-iisip. Aawit ako sa espiritu at aawit din naman ako sa pag-iisip. So yung kaluluwa mo, aawit. Yung espiritu mo, aawit. Ang Espiritu Santo, aawit. So ang buong katauhan natin, aawit, mananalangin, sasamba sa Diyos, magpupuri sa tongues, tsaka sa isip. Bakit? Yun ang magpapatibay eh. Sabi dito eh. Sapagkat ang nagsasalita ng mga wika, hindi sa mga tao nagsasalita, kundi sa Diyos. Sapagkat walang nakakaunawa sa Kanya, kundi sa Espiritu, nagsasalita ng hiwaga. So pag tayo nagtatangs, hindi maintindihan ng mga tao, hindi naman sa tao tayo nagsasalita. Hiwaga yun ang sinasabi ng Espiritu. Datapot ang nanguhulay nagsasalita sa mga tao, sa ikatitibay at sa ikapapangaral at ikaaliw. So halimbawa, nangangaral ka sa tao, sinasabi mo yung future events, pinatitibay mo, ang tawag na sa hidong prophet. Kasi ang prophecy daw ay nagpapahayag sa tao sa ikatitibay, sa ikaaliw. So lahat tayo, we are prophets. Kapag ikaw nangangaral ng salita, pinararating mo yung maghaganap na future, pinatitibay mo yung tao, inaaralan mo. Inaaliw mo siya sa problema ng salita. Prophet ka na nun. Ang nagsasalita ng mga wika ay nagpapatibay sa sarili. So, kung gusto mong tumibay, lagi kang nagpe-pray in tongues. Alam niyo nung ako na MRI, kasi yung IntelliCare ginamit namin, ang mahal pa na nun, 25,000. Kasi yung hugom ng tenga ko, hindi nawawala eh. Hindi na MRI ako. Pero yun yun, nung ipasok ako dun, isang pasok lang yun, isang proseso, hindi na ulitin. Kapag ikaw dun eh, yung halimbawa may ginagawa kang ingay o galaw, uulitin na naman eh, isang oras. Alam niyo, mula nung ipasok ako dun sa tube na yun, dahil yung CT scan, wala kang maririnig. Hindi, para ka nasa Mars eh. Iba-iba tunog, parang may bumababang mga aeroplano, kanyon, ang dami mong maririnig. Ang ginawa ko, puro tongues. Nung ipasok ako dun sa natapos gift of tongues, nag-worship ako sa loob eh. Nag-tongues lang ako, pero hindi ko pinaririnig dun. Pangasabihan na ba ginagawa nito rito sa loob? Hindi ko pinanaalam. Napakabisa ng gift of tongues talaga. Most of the time, yun lagi ang nagagawa ko. Sa mga prayer, sa lahat, kahit anong ginagawa ko. Lagi ako nagpe-pray in tongues. Lalo na kapag yung magulo isip mo. Lalo na yung natatakot ka. Magulo isip mo, natatakot ka, may tensyon. Mag-pray ka lang. Tapos pray in tongues, nawawala na yun. Inaalis ng Espiritu lahat ang mga takot, pangamba, alalahanin. Kasi alam niyo itong mind natin, yan ang baluarte ni Satanas. Labas-pasok dyan ang thoughts ni Satanas eh. Kaya nga, pipili ka ng thoughts dyan, hindi yung lahat ng pumapasok sa isip mo, nagagalit sa iyo, hindi. Most of the time, si Satanas ang pumapasok dyan kasi open yan eh. Ito yung battlefield eh. Yan ang aako pa, yan ang kanaan eh. Yan ang kanaan na kailangan makuha natin, masakop natin ang kanaan. Open field yan eh. Kaya yung mga thoughts, lahat ng evil thoughts sa demonyo yun. Kahit anong evil thoughts na pumasok sa'yo, hindi sa Diyos yun. Dahil ang sa Diyos, laging mabuti lang. James 1:17. Ang bawat mabubuting kaloob at bawat sakdan na kaloob ay pawang buhat sa itaas na bumaba mula sa Ama ng mga ilaw na walang pagbabago ni kahit anuman ang pagkakaiba. So lahat ng mabuti galing sa Ama. So lahat ng masama galing din sa Ama. Sa Ama ng mga kasinungalingan. Si Satanas. Sabi sa John 8:44. Kayo'y sa inyong amang Diablo at ang nais ng inyong ama ang ibig niyong gawin. Siya'y isang mamamatay tao, buhat pa ng unat, hindi nananatili sa katotohanan, sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng saganang kanya. Yun yung identity niya, sinungaling. Sapagkat siya'y isang sinungaling at ama nito. Tayo, hindi rin natin maiiwasan, mga kapatid, na kapag sisinungaling pa rin tayo. Hindi talaga makakaiwas. Halimbawa, sabi nung ano, nung nanay mo, may maniningil ng tubig. Nandiyan mo ba si misis? Sabi nung nanay, sabi mo, wala ako. Ikaw naman, sabi mo, wala ako siya.
Pero hindi mo gusto magsinungaling, di ba? Bakit nagsisinungaling? Ino-honor ng Diyos yung kasi hindi naman talaga ikaw nagsisinungaling. Naging victim ang anong sitwasyon niya. Hindi naman intentional yun eh. Kaya hindi tayo binibilang ng Diyos na kasalanan yun. Kaya lang, minsan nga hindi tayo makaalis eh. Pero, sabi sa 7:20, ganito eh. Tunay na walang matuwid sa lupa na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. So, yung matutuwid na, mabuti na, Kristiyano na, may Espiritu Santo na, nagkakasala pa rin minsan. Kasi nga, hindi nga tayo makaiwas eh. Baluwarte ni Satanas to eh. Ito yung lugar na pinag-aharian ni Satanas eh. Prince of this world nga siya eh. Ama ng kadiliman, ama ng kasinungalingan eh. Kaya tayo magtitiis tayo sa lupa at hindi naman tayo pababayaan ng Diyos. Lahat naman ng hingin mo, ibibigay. At ang lahat ng mga anghel na nakasuporta sa iyo, hindi ka pababayaan. Suportado tayo ng lahat ng anghel na nakagwardya. Wala lang nakasulat sa Bible kung ilan eh. Pero sa istorya ni Elisha, talagang napakarami, chariots of fire eh. Ang dami-daming anghel na nakapalibot kay Elisha, tsaka doon kay yung katulong niya. So, ibig sabihin, sabi ng Psalm 34:7, ganito eh. Ang anghel ng Panginoon ay humahantong sa buong palibot ng natatakot sa Kanya at ipinagsasanggal lang sila. So, ayan. Lahat ng prayer natin, alam nyo, yung mga tongues natin o mga prayer sa isip, dinadala ng anghel yan sa Panginoong Yesus. Mga ano na yan eh, tagapaglikod sila, sabi sa Hebrews 1:14 eh. Hindi baga silang lahat ay mga espiritong tagapaglikod na mga sinugo upang magsipaglikod sa kapanginabangan ng magmamana ng kaligtasan? Ikaw ba, magmamana ka ba ng kaligtasan? Oo. Oh, so, ibig sabihin, maraming mga anghel na naka-assign sa'yo. Ipagsasanggalan ka ng lahat ng anghel na naka-assign sa'yo. Hindi nga lang pwedeng tawagin eh, no? Kahit man lang, kahit isang anghel man lang, may makilala ka eh, no? Kahit isa lang, pagtawag mo, halimbawa, si ano, Jubilee. Jubilee, andiyan ka ba? Abi, yes, yan, nandito po ako. Oh, alam mo na, nagmumotor ako, di ba? Oh, okay, huwag yan, boss. Boss tayo nun eh. Tagapaglingkod eh. Sa mga magmamana ng kaligtasan eh. So, wala kang dapat ikatakot. Kahit siyang kamagpunta, kahit ano gawin mo, gwardyado ka ng mga anghel at ng Diyos. Walang pipitik sa'yo, walang gagalaw sa'yo. Nasa gitna tayo ng Ama at ng Panginoong Jesus eh. Psalm ano ba yun? 1:9 ba yun? 10. Tsaka 1:10:1. Pinutol eh. Kasi ang gumagawa kasi ng Bible, nagpuputol sila ng chapter by chapter. Eh itong kasong to, nagkaputol, naghiwalay eh. Yung una, nasa Psalm 109:31. Yung karuktong, nasa Psalm 110:1. Kasi ang scripture naman, buo yan eh. Nag-isulat, buo. Eh paano mo nga matitrace kung hindi lalagyan ng chapter tsaka verses ng mga numbering? Parang earth, may mga grid yan eh. May longitude tsaka yung tinatawag na vertical and horizontal lines para madetect kung saan portion ng earth. Ganon din ang Bible eh. Pero minsan naghihiwalay eh. Ito, magkasunod, di ba? Basahin ko ha. Sapagkat siya itatayo sa kanan ng mapagkailangan. So, eto tayo, ang Panginoong Jesus nasa kanan. Tatayo siya sa kanan natin eh. Mapagkailangan tayo, lahat tayong ginawa kundi mag-pray eh. Upang iligtas sa kanilang nagsisihatol ng kanyang kaluluwa. Sinabi ng Panginoon sa aking, Panginoon, umupo ka sa aking kanan. At sabi ng Ama, maupo ka Kristo sa aking kanan. O, hindi nasa gitna tayo. Diba? Ito yung Ama eh. Ito tayo, dahil nasa kanan natin si Kristo, eh umupo sa kanan ng Ama si Kristo. E di napapalibutan tayo ng Ama at ng Anak. O, sino gagalaw sa iyo? Sabi sa John 10:28-29. Ito, Ama at ang Panginoong Jesus to ha. At sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay at kailanman hindi sila malilipol. At hindi sila aagawin ng sino man sa aking kamay. Sabi ng Panginoong Jesus, hindi tayo malilipol, walang makakaagaw sa kamay niya, sa atin. Tayo, nasa kamay ng Panginoong Jesus, ibinigay tayo ng kamay.
Ito naman ang sabi niya sa 29. Ang aking ama na nasa kanilang nagbigay sa akin ay lalong dakila kaysa lahat at hindi sila maaagaw nino man sa kamay ng ama. Kaya nga sabi doon sa first yan eh, pag hindi mo kinalala yung ama at anak, antikristo ka eh. Nasa first yan yun. Hindi wala ang nakukos kung saan number yun. Tanong mo kay Suriano, alam niyo Suriano number doon. Laging ama at anak magkasama. Doon sa cell meron din. Alam mo ba ang pangalan ng ama at pangalan ng anak? Laging hindi pwedeng paghiwalayin yung dalawang yun eh. Sasambahin natin ng Diyos sa Espiritu at Katotohanan. Luluwalhatiin natin ang Panginoong Jesus sa Espiritu at Katotohanan. Na-intake mo yung worship in tongues? Ha? Okay, ano? At least, medyo nagiging high-tech na tayo ngayon. Eh, will of God to. Nagaganap eh. Kapag pinahihintulutan ng Diyos, gusto ng Diyos. Pag hindi pinahihintulutan, hindi gusto ng Diyos. Kaya sabi to sa Matthew 10 eh, sabi niya, kung hindi pahihintulutan ng Diyos na malaglag ang isang maya sa lupa, hindi malalaglag eh. Kaya kapag nalaglag, niloob niya. So lahat ng bagay na nagaganap sa atin, kapag nangyayari, pinahintulutan ng Diyos, kalooban ng Diyos yun. Kaya makikita mo na ang prayer natin tinutugon. Kasi yung pinagpe-pray mo, nagaganap eh. Alam nyo, nung mula nung talagang hindi na ako makalakad, nung pala naputol pala itong buto ng paa ko eh. Kasi pina-x-ray, chineck up ng mga ano dun eh, ng mga doktor eh, mga espesyalista ang doktor dyan eh, sa orthopedic eh. Sabi sa akin ni Dr. Mashon, putol pala itong buto mo eh. Eh, ano dapat gawin? Eh, pa, lalagyan ng, ano yan, ng bakal. Yun ang kailangan niya, isushoot doon sa gitna ng buto, tapos i-welding yan ng tornilyo. So, naka-steady na yan. At least, pag naglakad down man ako, hindi na masakit. Kaya lang, hindi ko na kaya mag-basketball o yung mga heavy na trabaho, hindi na. At least, okay na yun. Maglalakad na ako ng matuwid. Kasi pag naglakad ako, baluktot eh. Sabi ni John the Baptist, tuwirin nyo inyong lagnas, hindi ko matuwid eh. Laging baluktot yung lakad ko eh. Eh ngayon, matutuwid na, malapit na. March 8 kasi eh. Kaya kapatid na dito, sa March 8, baka wala ako dito. Kung lolobin ng Diyos na ma-operahan ako, wala ako dito ng second Sunday. Kaya sinabihan na kita doon ang gagawin mo eh. Ayos na. Amen. Tapos natin na tinapay mga kapatid. Sa pananampalataya, tinawag tayo ng Ama. Nilagay tayo sa kamay ng Panginoong Jesus. Bilang ulo ng Iglesia, tayo ang katawan. Tayo mabubuhay sa pamamagitan ng Espiritu Santo sa kanyang salita. Kaya tayo ginawang banal, matuwid, at sa pagkain natin, kakain tayo ng buhay na walang hanggan. Kumain tayo mga kapatid. Itaas natin ang saro. Ito ang tipan na ibinigay ng Ama sa pamamagitan ni Kristo, sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Jesus na linis ang lahat ng mga kasalanan. At ginagawa natin ito sa pag-aalala sa kanyang kamatayan at sa napakalapit na pagbabalik ng Panginoong Jesus. Kaya sinasabi natin ng Amen! Come Lord Jesus. Uminom tayo mga kapatid. Inom muna natin kung minyan ka. Pinatilo ba? Tumayo tayo mga kapatid. Tanggapin niyo ang pagpapala at biyayang binibigay ng Ama sa atin every Sunday worship. Binabasbasan ko kayo mga kapatid ng kapayapaan at kagalakan. Sumain niyo ang lahat ng biyaya ng Ama, lalo na ang espiritu ng kapahayagan, karunungan, kaalaman. Sumain niyo ang lahat ng biyaya ng Diyos. Sumain niyo ang kabanalan ng Diyos. Sumain niyo rin ang lahat ng pangangailangan niyo sa buhay sa araw-araw. Pinagpapala ko kayo lahat in the mighty name of Jesus Christ. Shoki ori kupumboi serapita kui denasike kuruya sabentia musuri rapi korot epiasidane kondo bientu ekiasa kuwa tereya besine. Papurihan natin ang Panginoon. Every time, every cry, every
no more.